Dear Mama Colleen, hello po. Ako nga po pala si Jocelyn, 47 years old. Hiwalay na po ako sa una kong asawa at meron na rin po akong bagong kinakasama. May isa po akong anak sa una kong asawa, dalawa naman po sa bago. Grabe rin po kasi ang pinagdaanan ko sa una. Pinagtiisan ko lang para sa anak namin. Inantay ko ang panahon na dumating siya sa edad na nauunawaan niya na ang lahat. She was 15 years old nung nagdesisyon po ako na tuluyan ng makipaghiwalay sa asawa ko. Dahil hindi ko na matiis ang pagmumura niya at madalas na pamamahiya niya sa akin sa harap ng ibang tao. At hindi ko na rin nararamdaman kung mahal ba talaga ako ng asawa ko. Simula po kasi nang magsama kami, wala pong nagbago. Kaya nung tumuntong na po yung anak ko sa edad nga na 15, naniniwala ako na maiintindihan niya na ang lahat, umalis na kami sa poder ng ama niya. Namuhay kaming dalawa ng matiwasay. Sa pag-alis namin sa poder ng asawa ko, dito ko po natagpuan ang bagong lalaki na muling nagpadama sa akin ng tunay na pagmamahal. Nagsama kami, kasama ng anak ko, hanggang sa nagkaanak ako sa kaniya. Kalaunan, nagpaalam po yung anak ko na doon na muna siya sa tatay niya. Dahil nagsabi ito na pag-aaralin siya nito. Pinayagan ko naman. Pero ang hindi ko pa alam, sa pagpayag ko, ay mapapariwara pala ang buhay ng anak ko. Andyan yung nabarkada siya hanggang sa hindi niya na po natapos yung kanyang pag-aaral. Dahil sumama siya sa lalaking nakilala niya lamang through chat. Dahilan ng pagsama niya sa lalaki, hindi na raw sila magkasundo ng kanyang ama. Na dumating pang araw sa puntong sinakal pa siya nito at meron pang mga eksena nung malaman ng tatay niya na may boyfriend na siya, lagi raw inuutangan ng ama niya yung boyfriend nito. Kaya nagrebelde siya at nagpakalayo-layo. Hanggang sa nabuntis siya ng lalaking kinasama niya sa edad na 17. Nalaman ko na lang ang lahat ng nangyari sa anak ko nung dumalaw po siya sa akin. Kasama ang ama ng kaniyang mga anak. Mga anak, dahil dalawa na pala ang anak ng anak ko. Nung dumating siya, nadala ang kaniyang pamilya. Mama Colleen, hindi ako nakaramdam ng galit. Kundi mas nakaramdam ako ng excitement na makita siya, mayakap siya, gawa na miss ko na siya. Nagkwentuhan kaming mag-ina ng mga nangyari sa buhay niya. Lumipas pa ang mga buwan, nalaman kong hiniwalayan niya na pala ang ama ng mga bata. At dyan na po nagsimula na nagpapalit-palit siya ng kinakasama. Iba't ibang lalaki. Meron pa nga siyang naka-live-in na Switzerlander. Ibang lahi. May pera na. Nasabi ko nga, pakasalan niya na kasi mukhang magiging maayos din naman ang buhay niya, pati ng mga anak niya. Pero nalaman-laman ko, hiniwalayan din pala niya. Hanggang sa may bago na naman siyang boyfriend na ipinakilala rin naman niya sa akin. Masaya akong makilala si Eric, hindi niya totoong pangalan. Kasi mabait at marespeto na tao. Sinabi ko rin sa anak ko na, "Nak, si Eric, pakasalan mo na. Kasi nga, maayos na tao ito
at dama ko na magiging maayos na rin ang buhay niya. Pero ang problema, mukhang ayaw na ni Eric sa kanya dahil nadiskubre nito yung mga bisyo ng anak ko. Na nagve-vape daw, nagyoyosi, nag-iinom. Oh, no. Sinusumbong po ni Eric ang anak ko sa akin na kahit ako mismo ay nagugulat na may bisyo pala siya. Buntis pa siya noong mga panahong yun, kaya ganun na lang din ang pagka-concern ni Eric sa kanya. Pero sadyang matigas ang ulo ng anak ko. Hanggang sa nalaman ko mula rin kay Eric na ang anak ko ay tumatanggap pala ng extra service sa trabahong pinasok niya, na ang katawan niya ay ibinibenta niya sa iba. Mama Colleen, labis kong ikinagulat ang nalaman kong pagtanggap ng extra service ng aking anak, na ibinibenta niya ang katawan niya sa iba't ibang lalaki. Inamin ni Eric na doon niya nakilala yung anak ko. Minsan na siyang naging kliyente nito. Ang dahilan daw, para lang mabuhay niya ang mga bata, kaya ginagawa niya ito. Napakasakit, Mama Colleen, bilang isang ina na matagal ko siyang hindi nakapiling, tapos naging ganito ang kinahinatnan ng buhay ng anak ko. Nung nalaman ko to, nagalit ako sa kanya. Pero nung sinita ko siya, mas nagalit siya to the point na pinalayas niya si Eric at maging ako na ina niya, pinagsarahan kami ng pinto. Na makauwi ako ng bahay, nalaman ko na binlock niya na rin ako sa Facebook. Tinext ko siya at nagreply na wag ko na daw siyang pakialamanan. Na malaki na raw siya at kasalanan ko daw. Kasalanan ko kung bakit siya nagkakaganon ngayon. Kasi kung noon daw ay nagsikap ako, sana daw ay maganda ang buhay niya ngayon. Sobrang sakit, Mama Colleen, na ang pinakamamahal kong anak, na binibaby ko pa nga siya tuwing pupunta siya sa kanila. Pag pumupunta ako, dumadalaw ako pag wala yung tatay niya. Ngayon, ganito na po ang buhay na kinasadlakan. Sa ngayon, Mama Colleen, hindi ko alam kung paano niya ako maiintindihan. Hindi ko alam kung kailan siya magbabago. Na sana maisip niya na tama ako sa pagsaway ko sa kanya. Hindi ko alam kung ginagawa niya ba ito kasi nag-asawa ako ng iba. Gayong alam naman niya ang lahat. Lahat ng pinagdaanan ko sa kaniyang ama na walang kwenta. Na kahit ngayon, wala man lang binibigay na payo sa kaniyang anak, makakain lang siya, sarili lang niya iniisip niya. Mama Colleen, salamat ng marami sa pagbasa ng aking kwento. Kung ano man po ang maging payo nyo, magpapasalamat ako sa inyo ng marami. God bless po sa inyong napakagandang programa. Hindi lamang po kabataan ang inyong natutulungan, kundi lahat ng may mga mabigat na saloobin ay iyong napapagaan. Sa totoo lang, akala ko noon, lagi na lang kasaysayan ng iba ang maririnig ko. Ngayon, kuwento ko naman ang naririnig ko at naiiyak ako. Pero pinipigil ko lamang. Muli,
Ako po si Jocelyn, at ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk. Kanina may tanong ako, di ba, nakasalanan nga ba nating mga magulang? Ano man ang kahinatnan ng magiging buhay ng ating mga anak? Somehow. Oh no! Next question. Paano kung sisihin ka ng anak mo sa kung ano ang nangyari sa kanya ngayon, tatanggapin mo ba? Somehow pa rin ang sagot ko. Somehow, hindi yes, hindi no, just in between. Kasi alam mo ka, winner, no? Ang kwento po ni Jocelyn, o Nanay Jocelyn, ay nagpapakita po ng malaking impact sa bata ng pagkakaroon talaga ng broken family. Malaking impact sa negatively or positively depende po sa kung gaano niya kayang tanggapin yung sitwasyon. She's been through a lot. Number one, being the unikaiha. Nag-iisang anak na walang kapatid, na walang kabatuhan ng ideas. Diba? Nawala na siyang nasandalan. Para siyang naiwan sa gitna, na biglang nawala, na at lost, na ligaw. Ganun po yung nangyari sa kanya. Nung naghiwala yung mama at papa, naiwan siya sa gitna, hindi niya talaga alam kung ano yung gagawin niya. Kahit sabihin pa natin na Mama Colleen, 15 years old na po siya noon. Crucial stage po ito ng bata. Adolescent period. Ito po yung period na kung saan pwedeng magrebelde yung bata. Ito yung period na kung saan kahit sarili niya, dinidiscover niya pa, tapos sasabayan pa ng mga ganitong eksena. Crucial stage po ito. Although, nagigets ko po yung point mo, Nanay Jocelyn. Kasi sabi mo nga, simula nung nagsama kayo ng asawa mo, lagi ka nang minumura, lagi ka nang pinapahiya. Kahit sino naman ang nasa sitwasyon mo, if you're mentally, emotionally abused, pipiliin mo talaga yung mundo na kung saan irerespeto ka, hindi na lang bilang asawa, kundi bilang tao. Diba? Gets namin yan. Kapag ka inaabuso ka, hindi lang physically, mentally, emotionally, tama nga naman daw na alisan mo yan. Pero siguro, sa pag-alis natin, siguro, again, I am not putting all the blame sa'yo, pero siguro lang, dahil nung nagkaroon ka ng pagkakataon na makahanap ng iba, imbis na yung attention mo ay nasa anak mo muna, kung paano mo i-redevelop yung utak niya mula sa pagkakabasag dahil sa paghihiwalay ninyong mag-asawa, the full attention naging hati. Tinutukan mo siya, oo, pero habang may ine-entertain ka na iba. To the point na mas lalong naguluhan yung bata, mas lalo niyang, bakit ganun? Diba? Bakit kailangan maghanap ni mama ng iba? Again, hindi natin pwedeng sabihin lang na anak, kaintindihin mo ah. Kasi, again, yung tatay mo, loko-loko. Hindi lang kasi ganun eh. Iba talaga po eh. So siguro masyadong naging mabilis para sa kanya na hindi niya kinaya. Kaya naghanap siya ng matatawag niyang sariling tahanan. Pero sa paghanap niya ng sariling tahanan, akala niya yun ang solusyon, akala niya, kasi pagbata ka, di ba, parang namamadali tayo maging matanda. Alam mo yung feeling, yung ganong edad, di ba, ganong mga edad tayo, nagmamarunong tayo na parang feeling natin, kaya na natin yung sarili natin. So ganun po yung nangyari sa anak mo. Naghiwalay kayo mag-asawa, nagkaroon ka ng iba, kaya naghanap yung anak mo ng mundo niya, yung mundo na mauunawaan niya according sa kapasidad ng pag-iisip niya those time. Kaya naku, no, although wala na para magsisihan pa tayo, wala na para sabihin ko pa na ikasalanan mo naman eh. Oh, no. Nangyari na ang nangyari, diba? Ngayon
feeling ko lang din, yung sinasaway mo siya ngayon, yung sinasabi mo sa kanya na, nak, huwag mo kasing ganyan, nak, pakasala mo na kasi yan, nak. Alam mo, feeling ko lang, ayaw na niya makinig sa'yo. Nagre-rebelde pa rin siya sa mga oras na to. At baka nga masumbatan ka pa niya na, bakit ngayon ka pa magla-lecture? Diba? Ito na yung buhay ko eh. Kaya napagsalitaan ka niya ng huwag mo na akong pakialaman, matanda na ako, diba? Oh, no. So siguro, huwag ka na lang muna maging pushy. Huwag ka rin muna maging makulit. Baka masumbatan pa tayo more. Siguro tama na yung pinarealize mo sa kanya na, anak, mali yung ginagawa mo ngayon. Tama na na pilitin natin yung anak natin sa mga tingin natin na maganda para sa kanya. Kasi ako naniniwala ako na marirealize din naman niya yung mga maling nangyayari sa buhay niya balang araw. Siya rin mismo ang makaka-realize niyan. Hindi natin pwedeng isiksik sa utak niya, i-spoon feed natin na, anak, ito dapat ang mga ma-realize mo. Hindi ganun eh. Iba na kasi yung utak ng anak mo, matanda na nga naman na siya. Siguro what we can do right now is ipag-pray na lang natin si anak na sana magising na siya, na sana ma-realize niya na may mali. Sabayan ng palagi mo na lang siyang padalhan ng mga Bible verse. Ng mga anak, kumusta ka na? Kumain ka na? Ganun na lang. Pero huwag na lang muna tayong maging mapush, makulit na nanay. Kasi sabi nga, kapag ka makunat na, mahirap na talagang baluktutin pa. Ang taong makakatulong lang talaga din sa anak mo, eh siya lang din po mismo. Basta iparamdam mo lang sa kanya na nandyan ka lang. Iparamdam mo pa rin sa kanya na mahal mo siya. Iparamdam mo sa kanya na kahit ang sama-sama na ng loob mo, hindi mo pa rin siya iiwan. Then let her realize. Kasi at the end of the day, oo, sinisisi niya kayong magulang niya. Oo, sinisisi ka niya. But at the end of the day, we always have a choice. Hindi natin pwedeng kontrolin ng nakaraan natin ano man yung kasalukuyan natin. May choice pa rin tayo para piliin yung tamang landas, lalo na kung galing tayo sa madilim na landas. At the end of the day, pwede niyang labanan yun eh. Kung nagkasira yung mga amak, yung nanay at tatay ko, I will make sure na bubuo ako ng pamilya, hindi katulad ng pamilya na nakalakihan ko. May mga ganun, di ba? Yung mindset babaguhin mo. Kasi sabi nga natin, di ba, there are things, there are situations na hindi natin control. Pero what we can control is yung mindset natin. At kung may gusto tayo na magbago yung buhay natin, maging maganda yung takbo ng buhay natin, again, choice natin yan. Hindi palaging isisisi mo sa mga taong nakasama mo. Isisisi mo sila yung dahilan kung bakit nadadapa ka ngayon. No! Partially, you are part of the failure. But again, may choice ka pa rin at the end of the day. Kasi buhay mo yan. Ikaw lang din naman ang mahihirapan. Mag-revenge ka man, mag-rebelde ka man, ikaw pa rin ang mahihirapan. So hayaan mo na, Mi. Let her realize. Huwag mo na lang tigilan magpadala ng mga paalala, o Bible verse, wag na lang yung parang, anak, magpakasal ka na kasi, wag nang ganun. Kasi para sa kanya, totoo lang, real talk to, para sa kanya, wala ka ng karapatang magdesisyon sa buhay niya. Inalisan ka na niya ng karapatan na magdesisyon the moment na sinabi niya, na wa, ma, wag mo na akong pakialamanan, matanda na ako. So kung mas mangungulit ka pa rin, at magdedesisyon para sa kanya, baka mas lalo lang lumayo ang loob ng anak mo sa'yo. Sabi nga ng nanay ko, ni Ka Olive, buntot mo, hila mo. Ganun na lang yon, Mi. Okay? I know, naiintindihan ko that you are hurting
'Di ba? Naiintindihan ko na nasasaktan ka bilang ina kasi 'yan nga ang kinasaglakan ng iyong anak. Pero tama na 'yun. Ipagpray na lang natin na sana magising na 'yung anak mo sa masamang bangungot na nangyayari sa buhay niya. Meron siyang choice na ituwid ang buhay niya. 'Yun po. All right? Kawiner, please. I hope the story of our letter sender ay maging reminder po para sa ating lahat na anuman yung mga pain na pinagdaanan natin, gawin natin tong, i-convert natin to into our strength para patuloy na lumaban sa buhay. Anuman yung pangit na ating nakaraan, sige lang, gawin mo tong instrumento para mas lalo mong patunayan na pangit man ang iyong nakaraan, pwede pa rin maganda yung iyong kasalukuyan. Mindset. Okay? Once again, ito po ang kwento ni Mama Jocelyn, Nanay Jocelyn, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kung meron kang sawsaw, kung may nakalimutan si Mama Colleen, ma-quote-unquote na naman tayo. Baka sabihin na naman ang iba dyan, Mama Colleen, Mema. Ikaw naman magsalita, ibibigay ko na yung natitirang advice sa'yo. Mag-text ka. 0977-7000-915. This is the story of Mama Jocelyn dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 91.5